kwentong inspirasyon na puno ng positivity. Push mo yan! Push mo yan! Sa ating push mo yan, alam niyo naman na napakalaking problema natin sa basura, hindi ba? Nuknukan ang dami ng mga basura, lalo-lalo na ngayon na ang daming itinatapon ng mga medical supplies. Yung mga face mask natin, ang daming na itatapon dahil marami pa rin ang nagsusuot mga disposable mask. Marami pa rin ang umiinom na sa mga disposable water bottles. Kailangan po nating samsamin ang mga basurang yan para makatulong tayo para mailigtas sa kapahamakan ng ating kapaligiran. Maganda naman itong naisip ng ating bayan patroller, ano? Para makatulong sa kalikasan, ginamit ang mga patapong lata at iba't ibang uri ng bote o basyo sa kanyang art illusion na Mona Lisa. Mona Lisa lang ba? Tanungin natin ang ating bayan patroller mula Gandara, Samar, si Francis A. Diaz. Hey Francis, welcome to Happy Night! Ay po. Ayun ako, ayan. O sige, bati na tayo, Francis. So magandang hapon po mga kapamilya. Ayun, ako pa. Maraming salamat sa pagpapa-unlock sa aming imbitasyon, ha, Francis. Ay, teka, iyan ba ang Mona Lisa mo? Nasa likod? Patingin nga. Tabi ka nga ba? Nandito po siya. Ayan, andyan siya. Ayun, yun, medyo natabingi ng konti dahil hindi maganda ang pwesto. Ayan. Ng camera po, ayan. Oo, ayan. Pero hindi, nakita. Ayun, yun. Basta i-angulo lang ng maganda, ma-appreciate na natin si Mona Lisa. Okay, unang-una. O pa yan. Paano mo naisipan yung ganyang project na yan? Actually po una kasi ako po yung nakilala dito din sa TV Patrol ang yung bubog artist po. Oh. At saka yung bagay na ginamit ko po is yung mga patapon na bagay din yun, yung mga di na nakikinabangan. So what I did is nag-isip ako ng mas kakaiba pa nga na mula sa mga di na natin nagagamit na mga bagay. Kaya yun, Inisip ko yun na hanggang sa nakakreate ako ng ganun po. Pero made out basura din po siya. Kung basura, anong proseso ang ginawa mo para magamit mo itong mga basura na ito? Okay po. Yung art illusion ko po na kay Mona Lisa is yung mga lata at mga bote na ginamit ko po. Actually po, nakakayaman po sabihin, kinalkal ko po yun sa mga basurahan sa likod ng mga bahay ng kapitbahay. Sa likod ng bahay nila. Inay ko po? Gusto po yun nakuha. Eh din, sana nilinis mo man lang ano? Actually, nilinis ko po siya muna bago po siya gamitin. Oo, mga ilang lata at basyong bote ang nagamit mo? Actually, yung nakuha ko po doon, ikalahating sa ako, pero yung nagamit ko po ngayon, mga, andyan po sa mga 15 or 13, ganun po. 15 to 13 na bote, oh. At saka... yung mga lata po. At saka lata, tawag dito, mix na sila. Ay, di pa po. Ay, hindi pa. 15 na bote, ilang lata? 15 po na lata at saka yung bote na ginamit ko mga apat, may lapad kasi na ginamit ako at saka may yung mineral bottle na dako na malaki yung ginamit ko po. Ah, okay, sige. Tapos paano mo inumpisahan ang iyong painting? Okay po, inumpisahan ko po siya na una is inayos ko po muna yung mga lata at saka yung mga bote. Pinesto ko po siya kung saan magiging steady na ang kanyang position doon. So, yung ginawa ko, yung pangalawa is pinunturahan ko muna siya ng white para mas kumapit yung kulay. Okay. At saka doon na nga, ano na po siya, as in, dyan na yung foundation niya, nag-start na akong i-paint. Yan po. Pop, ano ba yan? Dinikit-dikit mo ba yung mga basyo at saka yung mga lata? Opo, dinikit ko po sa mesa din, sa mesa namin, para hindi na po siya magalaw. Tulad po nito, steady na talaga siya. Oo, kasi baka mamaya pagka nasanggi matumba, sayang naman.
RD na po. Yung mga lata na, na nakakompile po pataas, in stick block po yun, matibay po. Ayun. Tapos, bakit Mona Lisa naman ang naisip mong gawin? Actually, yan po magiging target ko ngayon sa mga art illusion ko. Kasi si Mona Lisa kasi is, ano siya, kakaibang painting na ginawa ni Leonardo da Vinci po noong unang panahon po. So, kilala kasi siya, mapapansin ng mga tao kapag Mona Lisa talaga yung dating. So yung ginawa ko, gumawa ko ng recreation ng Mona Lisa na sa ibang gamit yung paraan. So, para mas maagaw atensyon ng mga tao at sa mga netizens po natin. Yan po. May plano ka bang gumawa pa ng ibang painting bukod dyan kay Mona Lisa? Opo, yung The Last Supper, mga ganun po yung bitle. Para naman pong Pasko ngayon, gagawa po ako ng senaryo na kung saan si Jesus Christ ay na isisilang po siya. Ay, ganun? Inuumpisahan mo na ba? Di ba, nag-ano pa po ako ng mga lata, medyo malaki kasi yung gagawin ko, gagawa na kasi ako ng bilin. Ay, ganun? Naku, gano'n kadami, ang daming lata at bote na kailangan mo, baka hindi lang sa likod ng kapitbahay ka mangangalkal ng basura niyan. Lilibot na po ako sa lugar namin. Ay, teka, sandali, mag-ingat ka sa paglilibot po, tsaka basura yan, halinisin mo mabuti. Oo. Ayan. So, pero ngayon po may mga... Po? Yeah. Pero ngayon? May mga nang simula na feature na po ako sa TV. Pag-uwi ko po dun sa lugar namin, may mga nag-offer na, ito pala may lata dito sa bahay namin. Sila na nagbibigay sa iyo. Ay, okay. Eh, saan ka kumukuha ng iyong inspirasyon sa bawat ginagawa mo, Francis? Una po is, ano kasi, ito na po talaga yung hilig ko since elementary ako. Art na talaga yung gusto ko talaga. Yun nga lang is, mahirap, yun na, hindi ko afford yung mga bagay like canvas board o yung mga mamahaling bagay para sa art. So, kinukuha na yung, ito kasi yung pangarap ko, ito yung gusto ko. Kaya gumagawa ako ng paraan para mas maipakita ko na ito talaga yung gusto ko po. Wow! Eh, kaya lang, naka-fix yan sa bahay mo. Wala ka bang planong ibenta yung mga gawa mo? Actually po, may plano na po kung i-frame siya, idikit na po siya. Na-frame naman po siya, hindi... Opo. Na-frame siya? Eh, hindi. Kasabi mo na, naidikit mo na sa yung mga bote tsaka lata sa mesa. Pwede naman po maano kapag, ano lang po, kapag tandaan mo lang saan mo ulit siya ilalagay. Ay, i-disassemble mo? Ganon? Hindi naman yung buo i-disassemble ko. Yung mga, kunyari, itong isa, hindi naman po sabay-sabay. Hindi naman sabay-sabay. Pero yun nga, kung mabibigyan ka ng pagkakataon na mag-exhibit kaya, ano, ibebenta mo ba yung mga likha mo, be? Una po is, yan po yung mga taong nagsasabi na sa akin kung magkano daw kung ibibenta ko. So, ngayon po, iniisip ko po is, collection ko lang po muna yung mga ginawa ko po. Eh, bakit naman collection? Ako may nagtatanong, may tumatawad na pala. Kasi naano kasi ako eh, parang mahal ko pa sila, di ko pa kayang ipamigay sa iyo. Parang tao lang, wala ka ba love life? Bakit yan ang minamahal mo? Yan po. Ay, anong sabi ng mga magulang mo sa iyong ginagawa? Ngayon po, nagtataka nga sila po kung ba't ganun ako. Sabi nga nila, hindi naman kami ganun nung ano pa kami, nung kabataan namin, nung kapanahonan namin. Pero ngayon parang iba, tapos parang ganun. Pero supportive naman po sila kung anong gagawin ko, ano, andyan naman po sila palagi para sa akin. Very good yan. Eh teka, ikaw ba Francis tapos na sa pag-aaral o nag-aaral pa rin sa kasalukuyan? Nag-aaral pa po. Graduating po ako ngayon ng college. Education. Ay, education! Magtuturo ka? Gusto maging teacher?
Ako. Ayun. Eh, teka muna. Eh, yes, tawag dito. Pag halimbawa, nakapag-board exam ka na, licensed teacher ka na, tapos nagtuturo ka na, magagawa ka pa ba ng mga likhang ganyan? Opo, sure na sure po. Ito po yung gusto kong ano, i-share sa iba. Actually po, yung iniisip ko nga ay mag-study ulit yung course na tawag dito, yung MAPE, pa yung may mga art doon. Gusto ko doon dumapunta yung strand ng ano ko, ng course ko po. Ay, bukod sa paggawa at paglikha, ikaw rin naman ay magtuturo para yung mga estudyante mo naman ang lilikha. Wow, clap, clap, clap ka naman dyan. Okay, number two, last na lang. Sabi mo kanina, dahil wala kang pambili ng ibang mga materyales para sa formal na painting, eh bakit naman mga basyo at saka mga latang naisipan mo gamitin? Ayun na nga po is, actually po sa social media po is mahilig ako makipag-connect sa nature, mahilig ako makipag-selfie sa nature. Yung naiirita lang kasi ako kapag magpi-picture ako may mga basura sa gilid, may mga lata na kahit saan nakalagay. Kasi yung mga lata at saka yung mga bote, kung pupunta tayo sa iba't ibang lugar, sa mga beach, sa mga park, may mga naka-standby lang doon. So, yung ginawa ko is, why not pakinabangan to, ganun. Inano ko na lang siya. Siya yung ginawa kong medium para sa art ko po. Ay, very good. At saka tatandaan mo rin naman, Francis, ha? May pera din sa basura. Pag-isipan mo mabuti, huwag masyadong mahalin ang mga ginagawa mo. Oo nga, boy. Okay. Sige. O, baba, aabangan namin ang iyong nativity. At saka ang iyong last supper, ha? I-post mo ulit sa social media at ipapakita ulit natin yan dito sa Happy Night, ha? Opo, thank you po. Thank you, maraming salamat sa iyo. Si Francis Diaz, ang ating art illusionist. Push mo yan! Mga kwentong inspirasyon na puno ng positivity. Push mo yan! O mga Happy Nayers, believe tayo dito kay Francis, di ba? Ibang klase ng pagre-reuse ang ginawa niya sa mga basura na kanyang kinalkal mismo sa kalikuran ng kanyang mga kapitbahay. At ngayon, dahil gagawa siya ng mas malaking proyekto, lilibot na daw siya sa iba't ibang parte ng kanilang community para manguha ng lata at bote at para makagawa muli ng isa pang obra. Nativity naman dahil Pasko daw, abangan natin yan sa post ni Francis Diaz. Eh kayo, ano ba ginagawa ninyo sa mga basyong bote, basyong